All right, our gandang Lola number 2 has chosen. Judge number 5, Miss Celeste T. Pasicara. Judge number 5. Good evening po. Here's your question. Ano ang dahilan bakit ang katulad yung mga lola ay may karapatan lumahok sa ganitong patimpala? Again, ano ang dahilan bakit ang katulad yung mga lola ay may karapatan lumahok sa ganitong patimpala? Para ipakita namin na kaming mga lola ay pwede pang sumali ng mga ganitong event. Tama. Yeah. Okay, thank you very much. Candidate number 2, Miss Marian Ramos Tipon. Okay? Come on down. Candidate number 3. Gandang Lola Balbina Musada Sumio. Gandang Lola number 3 has chosen. Judge number 6, Miss Analita Laudo. Sa gabing ito, paano mo hihikayatin ang mga ibang lola na makilahok sa susunod na paliksahan sa Super Gandang Lola? Sa gabing ito, paano mo hihikayatin ang mga ibang lola makilahok sa susunod na paliksahan ng Super Gandang Lola? Sabihin ko sa kanila na sila ay lalahok din sa susunod na Gandang Lola. Magandang gabi sa inyo. Thank you very much, Gandang Lola number 3, Miss Balbina Mosada Sumio. And now please come forward, Gandang Lola number 4, Riza Paura. Atin ang ibang lola na makilahok sa susunod na paligsahan ng Super Gandang Lola. Sa gabing ito, paano mo hihikayatin ang mga ibang lola na makilahok sa susunod na paligsahan ng Super Gandang Lola? Thank you for the question. Ang lahat ng gandang lola, ang lahat ng mga lola, pwede kong hiyakatin. Hiyakatin. Imbitahan na sumali dito sa Gandang Lola. Pamamagitan din ng pag-ano sa Facebook or sa Messenger. At saka ngayon, nangyayahan ko lahat ng mga lola na sumali sa Gandang Lola para mag-enjoy kayo. Yan. Thank you very much, Gandang Lola number 4, Miss Lisa Paul. Please come forward. Gandang Lola number 6, Luz Bimin. Gandang Lola number 5, Irene Octavo. Alright. Judge number 5 has chosen. Candidate number 5 has chosen. Napapanong issue ang pagkaganap ng coronavirus 2019. Naku, patay. Bilang isang lola, paano maibabahagi ang mga pag-iingat na dapat gawin, lalo na sa iyong mga simple lang yan. Uulitin ko po. Magmaskara. Thank you. Thank you for coming tonight. Para maiwasan po natin, para bilang isang lola, para makatulong sa ibabahagi ko po
ang mga precaution, ang precaution po yung ano sa Tagalog, precaution to avoid the being sa Tagalog po precaution. First, para makaalaman po, first, maging malinis po tayo sa katawan. Iwasan po natin mga pumunta sa mga crowded na lugar. Then, if possible, iwasan po natin ang makipag-chismisan sa mga Okay, thank you very much. Gandang Lola number 5 is Irene Octavo. Akin yan. Iwasan na makipag-chismis. Okay, our gandang Lola, number 6 has picked judge number 9, Mr. John Clyde Perez. Good evening, candidate number 6. How are you tonight? Kumusta ka po? Okay, your question is, isang araw wala ng batas sa mundo, ano ang una mong gagawin at bakit? Again, isang araw wala ng batas sa mundo, ano ang una mong gagawin at bakit? Gagawa ulit ng batas. Di gumawa na ulit ng batas. Please repeat the question, judge number 9. Okay, your question, candidate number 6, is isang araw, wala ng batas sa mundo, ano ang una mong gagawin at bakit? Ay, kung wala ng batas, hindi magnakaw ka na dyan. Magnakaw ka na lang. Wala ng batas. Gagawa ko lang. Ibahagi sa lahat ng tao dito sa mundo. Thank you. Thank you very much, Gandang Lola number 6, Miss Luz Piminda Quiliano. Please come forward, Gandang Lola number 7, Evelyn Song. Gandang Lola number 6, number 7 has chosen judge number 6, Miss Analiva Laude. Sabi mo sa MC, para lang. Konting bilis, yung mga judges. Konting bilis. Mami, lapit sa mic. Ano sa tingin mo ang malaking ambag ng mga lola sa lipunan? Tingin mo ang malaking ambag ng mga lula sa lipunan? Ang malaking ambag sa mga lula sa lipunan ay sila ay nagdidisiplina rin sa mga pamilya. Nagdidisiplina sila sa mga nanay para bantayan, bihisan, at sa school. Thank you very much, Gandang Lola number 7, Miss Evelyn Hapson. Come on down on stage. Candidate number 8, Miss Tess Nana Garcia. Sa iyong palagay, bakit ikaw ang dapat ang haling Super Gandang Lola 2020? Ayan. Magsalamat sa magandang katanungan. Sa palagay ko, ay ako ay dapat sa gabi nito, dahil ginawa ko ang lahat para sa patutunayan ko na kasali o na mabilang ako sa event na ito, at mula sa simula hanggang sa katapusan, kasama namin ang hirap at ginhawa, kaya sinikap ko at pinakita ko ang aking kakayanan para maging isang makukoronahan sa gabi nito. Maraming salamat. Thank you very much, candidate number 8. Please welcome Gandang Lola number 9, Miss Linda Rosales. Okay. Gandang Lola number 9 has picked once again Miss Judge. Wala po siya to, coronation na. Miss June Hover Garantes sa ninyo. Isang oras na lang.
Good evening, contestant number 9. Your question goes, ang kamatayan ay hindi matatakasan ni Numan. Ang tanong, kung mamatay ka, bakit hindi ngayon? Ano bang klaseng tanong niya? Bakit hindi ka ngayon? Ulitin ko po. Ang kamatayan ay hindi natatakasan ni Numan. Ang tanong, kung mamamatay ka bukas, bakit hindi ngayon? Ba, hindi na ako makukoronahan yan. Tama. Sasamantalahin ko ang pagkakataon ito. Pakita ko ang talento. Panatiliin po ang katangilikan sa event na ito. Maraming salamat po. Hindi pa ako ngayon, hindi pa ako ngayon mamamatay. Dahil ang Diyos ay nakasalalay sa aking buhay. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Gandang Lola number 9, Ms. Linda Rosales. Let's proceed with Gandang Lola number 10, Ms. Teresa Sareno. Baya question eh. Sige, bukas. Bakit hindi raw ngayon? Mamamatay ka bukas, bakit hindi ngayon? Kasi gabi na po niya eh, bukas na lang. Ang answer nun eh. It's your time to ask the question for Gandang Lola number 10, Ms. Jana Isabella Hayam. Ba't di ka mauna? Ba't diba? Hello po. Meeting po. Your question po is, ano ang mga pinagsisisihan o pinaghihinayangan mo sa iyong buhay at bakit? Ulitin ko po. Ano ang mga pinagsisisihan o pinaghihinayangan mo sa inyong buhay at bakit po? Thank you. Salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa naman ako nagsisisi sa buhay ko. Thank you very much, Gandang Lola number 10. Please come forward to pick your judge, Gandang Lola number 11, Jenny McKenna. She has picked judge number 1, Miss Josie Escobar Lucica. Panatiliin po ang katahimikan ngayon. Maraming salamat po. Good evening, candidate number 11. Good evening. Bilis. This is your question. Ang simpleng kahilingan mo kung alam mo na huling yugto ng iyong buhay. Ano ang simpleng kahilingan mo kung alam mo ang huling yugto ng iyong buhay? Para sa akin, ang simpleng kahilingan ko ay yung makasama ko yung mga anak ko, mga apo ko, kasi syempre tayo nandito tayo sa bansang Espanya, solo lang tayo dito. Kaya ang gusto ko talaga, kung sakali ako may huling kahilingan, makasama ko talaga sila dahil mahal na mahal ko ang pamilya ko. Thank you very much, Gandang Lola number 11, Jenny Literal. Come on forward, Gandang Lola number 12, Ms. Tessie Palomo. Yan ang magandang answer. It's your turn to ask the question. Judge number 9, Mr. John Clyde Perez. Good evening, candidate number 12. Your question is, sinasabi sa panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng kasyo. Bakit tinawag na Ginoong Maria si Maria na samantalang siya ay babae at hindi lalaki? Again, your question, candidate number 12, is sinasabi sa panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bakit tinatawag na Ginoong Maria si Maria na samantalang siya ay babae at hindi lalaki? Sapagkat si Maria ay birhen, siya ang ina ng Hesukristo. At siya ay birhen na nagbuntis kay Hesukristo
na walang asawa. Si ang Birhen Maria ay Birhen. Kaya tinawag siyang Apanginoong Maria. Salamat po. Thank you very much, Gandang Lola number 12. Please welcome Gandang Lola number 13, Miss Carmen Mijares. Please ask the question. Judge number 8, Miss Al Risha Panganiba. Ito po ang inyong katanungan. Bibigyan ka ng isang pagkakataon makausap ang Santo Papa. Ano ang una mong hihilingin sa kanya at bakit? Bibigyan ka ng isang pagkakataon na makausap ang Santo Papa. Ano ang una mong hihilingin sa kanya at bakit? Magandang gabi ho sa inyong lahat. Hinihingi ko sa Panginoong Papa na bigyan ako ng malakas na katawan at bigyan din ng mga ating mga pamilya na lakas ng katawan din at makapagtrabaho sila at magsama-sama kami ng mga pamilya ko sa Pilipinas. Magandang gabi ho. Thank you very much, Gandang Lola number 13. Please come forward, Gandang Lola number 14, Catalina Tangini. Tita, magaling yung pinili. She has picked judge number 3, Miss Joanne Taren. Magandang gabi po, Lola. Kamusta po kayo? Kamusta po? Okay lang po. Tanong niyo po ay, sino ang malaking kaaway ng inang kalikasan sa paunti-unti nitong pagkasira? At bakit? Ulitin ko po. Sino ang malaking kaaway ng inang kalikasan sa paunti-unti nitong pagkasira? At bakit? Patay. Ulitin ko pa po, Lola. Okay po. Sino ang malaking kaaway ng inang kalikasan sa paunti-unti nitong pagkasira? At bakit? Ang masasabi ko po ay ang magkaaway ng ang mga tao. Yan. Okay. Bakit po? Coronavirus. Diba? Ah, wala. Susi. Doon, no? Ah, pero meron yan. Sila po mga kaawang. Thank you very much, Gandang Lola number 14, is Catalina Tanginig. Let us welcome Gandang Lola number 15, is Nena Bangawa. Wala. Malas nila. Surtihan lang sa tanong. It's your turn to ask the question. Is Josie Escobar Lucica judge number 1? Bilis. Hello po. Good evening. Kumusta po kayo? Okay lang po. Here is your question. Ano ang meron ka na wala sa ibang kandidatas na ngayon at bakit? Yan. Ano ang meron ka na wala sa ibang kandidata na kandidata sa ngayon at bakit? Ang wala para sa atin sa masama kong kandidata ay yung aking talento o kaya hindi ah. Mayroon din silang talento eh. Sa kayanan para makapag-event dito. Para ipakita ko sa kanila ang ating kagalingan. Yun po ang ating masasabi. Salamat po. Thank you, candidate. Gandang Lola number 15. Please pick your judge, Gandang Lola number 16, Chris Pacheco Valencia. And she has picked judge number 3, Miss Joanne Tare. Hello po, Lola. Magandang gabi po. Magandang gabi naman.
Ito pa yung tanong niyo. Bakit nga ba tinatawag ang mga tatay na haligi at ang mga nanay na ilaw ng tahanan? Bakit? Ang mga tatay ay tinatawag na haligi ng tahanan sapagkat sila ang may paninindigan na matibay sa isang pamilya. Tinatawag na ilaw ng tahanan ang mga nanay sapagkat sila ang nagmamanage ng mga anak at ng mga budget sa tahanan. Sapagkat kapag ang isang ina ay aburido, ay hindi na magagampanan ang kanyang tungkulin. Kaya kailangan ay laging siya ay laging alerto, laging malinaw ang pag-iisip para ang lahat ng bagay na gampanin niya sa tahanan ay kanyang magagampanan ng maayos at mahusay upang siya ay matawag na ilaw ng tahanan. Maraming salamat. Thank you very much. Gandang Lola number 16 is Pete Pacheco Valencia. And to end our question and answer portion, here is our Gandang Lola number 17 is Camille Anito Novales. Okay, our last judge to ask the question is Miss Celeste P. Pasikaran, judge number 5. Good evening po, Lola Camille. Magandang gabi rin po. Sa anong paraan mo may pagmamalaki ang Pilipinas sa mga dayuhan upang mas lalong lumago ang ating turismo? Sa anong paraan mo may pagmamalaki ang Pilipinas sa mga dayuhan upang mas lalong lumago ang ating turismo? Pakainin mo ng adobo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang masasabi ko po, para mahikayat ang mga dayuhan na bisitahin ng ating bansa, lalo na ang mga lugar ng mga na turismo, na ipakita ang kagandahan ng asal at ugali at magiging pagkaibigan ng mga Pilipino. Yan lang po. Thank you very much, Gandang Lola number 17, Adibo Noma Villas. And that concludes our question and answer portion. Let's once again take a look at our candidates and give them a big hand for their work. Hard work, man. Okay, I'm going to invite our candidates to go backstage. I'm certain that not only our audience, but also our judges.